Nakadikit na ng dagat ang buhay ng maraming residente sa Navotas. Dito sila kumukuha ng ikabubuhay sa dala nitong biyaya. Pero para sa 13-anyos na si Raymark, ang pagpalaot sakay ng isang gawagawang balsa, ang kilo-kilometrong pagsasagwan, gamit lang ang kanyang mga kamay. Para kanino nga ba niya ginagawa? Alas 6 pa lang ng umaga, naghahanda na si Raymark na pumalaot. Pero dahil walang sariling bangka, isang gawagawang balsa ang kanyang sinasakyan. Yari sa tagpi-tagping styrofoam na kung tawagin nila kawag-kawag. Paano ka natutong magkawag-kawag at bakit ka nag-gaganon? Tinuruan po ako ng kuya ko. Hanggang sa pagdating ko ng 11 anyos. Hanggang sa mag-12 ko. Doon na po ako natuto. Doon na po ako pumapalaot araw-araw. Walang katik, walang ni anumang harang. Ramdam ang hagupit ng bawat alon. Minsan ang araw naranasan ni Raymark na tumaob ang sinasakyang kawag-kawag. Numunod na po ako, hindi na po ako makain. Ginawa po, umangat po ako. Hindi po ako nakakita ng galon. Ginawa po ang timbulan. Pagunta sa bangka ko. Hanggang sa napunta na po sa bangka ko. Ano yung inakala mo nung time na yun? Kala po mamatay na po ako. Wala nakakakita sa'yo? Wala po. Wala nagligtas? Wala po. Gaano man kadelikado, araw-araw pa rin nagkakawag-kawag si Raymark. Gamit mismo ang kanyang mga kamay, mahigit 1 kilometro siyang nagsasagwan. Sa parting ito ng dagat, nasa 30 talampakan na ang lalim ng tubig. Sa isang pagkakamali, disgrasya ang pwedeng sapitin ni Raymark. Pero sanay na ang bata. Sa loob ng ilang minuto, narating na niya ang kanyang pakay. Ito po yung mga bangka na kung tawagin nila ay pangulong. Tinawag po itong pangulong dahil yung sistema po nila ng pangingisda ay gumagamit sila ng lambat kung saan ikinukulong nila yung mga nahuhuli nilang mga kawan ng isda. Sumasampa si Raymark sa pangulong para tumulong sa paglilinis at pag-aayos ng lambat. Sa laki ng lambat na inilalarga ng bangka, inaabot ng 4 oras ang pag-aayos nito. Kapag mas marami ang nagtutulong-tulong, mas mabilis matatapos ang trabaho. Kaya pinapayagan si Raymark na sumampa sa bangka. Pero dahil hindi naman talaga tauhan sa pangulong, walang perang naiuuwi si Raymark. Tapos, yun na yun. Walang binibigay na bayad sa'yo? Meron po. Kapalit po yung isda. Ha? Kapalit po yung, ayun po yung binabayad na sa isda. Ah, yung isda lang. Apo. Walang pera? Wala po. Ang maliliit na isdang naipit sa lambat,
ang siyang maiuuwi ni Raymark bilang kabayaran. Habang ang iba, kilo-kilo ng malalaking isda ang naiuuwi. Ano yung mga pinipili mo? Bakit hindi lahat ito ilagay mo na sa tinda mo para mapuno na? Kasi po yung mga pagkat na huwag dito, hindi po kasi na... Na hindi na bibenta? Opo. So kailangan? Yung mga ganito. Buo? Opo. So sa unang tingin, akala natin, ang dami-dami na ng mga isda. So akala natin, mapupuno kagad ni Raymark yung kanyang timba. Pero karamihan pala rito, hindi na mapapakinabangan. Kasi katulad nito, daming mga durog na, tapos wala ng ulo. So hindi na rin daw niya yung madadala pa-uwi. Apat na oras na nasa laot si Raymark at tumulong siya sa Pangulong kung saan nagayos sila ng lambat. Ganito lang karami yung naiuwi niyang mga isda. Hindi pa umabot ng isang buong timba. Pero hindi pa ito yung maiuwi niyang buo dun sa kanyang pamilya. Dahil bahagi raw nito ay kailangan niyang ipambayad dun sa hiniraman niya ng kawag-kawag. Tapos yung ilan naman ang ibebenta niya sa palengke. At yung matitira lamang, yun lang yung maiuwi niya sa kanya mag-anak. Bigat? Kaya mo to? Saan si Mang Ernie? Saan siya? Dito? Anong pa? Ligat! Saan? Malapit lang mo yung palengke rito. Pagkatapos ibayad sa may-ari ng kawag-kawag ang kalahati ng naipon niyang isda, inilakuna ni Raymark ang natitira.
bigat. Hato na. Ito. Nay, ibibenta niya yung iba niyang huli. Matumali, pasensya na po. So, hindi niyo po pwedeng bilhin yung mga huli niya? Hindi, kung ano eh, matumal po. Matumal? Okay po. Sa loob, hindi? Oras ang kalaban ni Raymark sa paglalako ng isda. Dahil kapag tumagal pa, magiging bilasa ang mga ito at hindi na maibebenta pa. Bigat. Dito ba? Benta po sana namin yun, oh. Gawin nyo na lang tuyo, ate. Ah, na-stroke po kayo. Opo. Tansoy. Ayan, ayan. Bibili si ate. Ano ka na? Walang iba, Mark. Puro tansoy. Opo eh. Nay, ito. Bili kayo marami eh. Ate, dagdagan nyo na. Okay. So yung dami na yon, 20 yon. Opo, 20 po yan. Paano mo tinatansya kung gano'ng karami yung 20? Kasi po, tinuruan po magkantya ng takuya ko. Ilang sandali pa, unti-unti nang pinakyaw ang kaniyang paninda. Ate Lisa, sila ano, Ate Lisa, pagbilan. 50. Papatapak. Papatapak ko lang yan. Wow! Apat na pa para matagal-tagal. Nanggaling na si Pangulong. Opo, sa Pangulong po. Gawin mo na kaya 100 anak. Nak, gawin mo na 100. Oo, 100 na. Bibigyan sa binakoy isa. Thank you, Tay. Thank you. Thank you. Teka. Ay, thank you dito ka. 20. 20? Ako nagkakakoy nagpaskay. Ah, basta nito ako na. Okay na to? 30. So, 70. 30. Ano ba yun? Magkano? Ay, yun na, naglag. Okay, Tay? Okay. Kasha pa? Wala na, ate. Naubusan. Wow! Sino ba to? Si Mali. Ano ba? May gusto pa sanang bumili kay Raymark, kaso swerte tayo ngayon na. Wala ka nang maibenta, oh. Maliit pa yun. Naghanap buhay niya. Hmm, talaga po. Nalalapal. Eh, magkano kinita mo? 210 po. 210. Mahigit 200 piso ang napagbilhan ni Raymark ng umagang iyon. Maswerte nang maituturing dahil kadalasan wala pa sa kalahati nito ang kanyang kinikita. Ano yung madalas mong kitain kapag halimbawa makakakuha ka ng isang timba? Madalas, ano yung average? 30 po. Ha? 30 pesos po. 30 pesos lang? Opo. Bakit 30 lang? Kasi po minsan konti lang po nakuha ko. Hindi po napapunin yung timba. Bibigyan ko po sa mga earring. Kailangan mo pang bayaran. Apo. Yung hinihiraman mo ng kawag-tawag. Pero ang araw-araw na pagsisipag at pagtsatsaga ni Raymark, hindi lang para sa kanyang sarili. Kundi para sa isang taong lubos ang kanyang pagmamahal. Isang taong kumupkop at nag-aruga sa kanya mula nang iwan siya ng kanyang mga magulang.
Ang kinagisnang mga magulang ang 13 anyos na si Raymark. Pagkasilang pa lang ng bata, naiwan na siya sa puder ng kanyang Lola Remedios. 2005 sinilang siya. Mga isang buwan, iniwan na talaga yan sa akin. Sa buwan ng anak, may putod pa yan. Ano yung kwento na sinasabi ni Raymark na nung buntis daw yung nanay niya, nung ipinagbubuntis siya, eh sinasaktan daw nung tatay niya, yung anak niyo. Minubugbog daw nung tatay niya yung anak niyo. Parang siyang buwan nag-tricycle. Sabi ko, sige, dito na lang kayo. Yung pagkaano, eh seloso, sinasaktan na yung anak ko. O, sabi ko, kung ganyan yung ginagawa mo sa anak ko, eh, iwanan mo na. Mula noon, si Lola Remedios na ang tumayong ina at ama ni Raymark. Itinaguyod at sinuportahan ng apo, gaano man kahirap ang kanilang buhay. Binuhay ko sila sa pangangalakal ko. Unang-una, naglabandera ako. Naglalaba ko sa isang bahay, tatlong na ano ko. Tapos, naamlansya ako. Kaya ito, naging ganito ang katawan ko. Yung pangang lipat gutom, kakain ko na lang. Inaano ko na lang sa kayan. Tumatak sa musmos na isipan ni Raymark ang lahat ng pagsasakripisyo ng kanyang Lola Remedios. Kaya nang mag-edad 11 anyos, sinimulan na niya ang pagkakawag-kawag. Paraan daw niya ito para masuklian ang pagmamahal at pag-aaruga sa kanya ng matanda. Nagkakawag-kawag po ako para matulungan po yung lola ko sa trabaho niya. Para hindi na po siya maghirap. Ako na lang po maghirap. Kasi po, pinalaki niya po ako eh. Kaya ayun po yung kapalit na pinalaki niya po ako. Ano po ang pakiramdam niyo na kahit na bata pa siya, nagtatrabaho siya, hindi siya katulad ng iba na nakakapaglaro? Awang-awa nga sa kanya eh. Hindi katulad ng iba na walang ano sa magulang. Walang pagmamalasa sa magulang siya, meron. Kaya yun. Ramdam ko talagang mahal ako ng mga anak ko. Kasi tinuring ko na talaga ang anak ko yan. Bukod sa apo, anak ko na talaga. Kaya nga sinasabi sa kanya, hindi ko kayo apo, anak ko na kayo. Kung si Raymark lang daw ang masusunod, hindi na niya pagtatrabahuhin si Lola Remedios. Pero madalas, hindi sapat ang kinikita niya sa pagkakawag-kawag. Kaya sa pangangalakal kumukuha ng pandagdag gastos sa matanda. Katukatulong ang kanyang apo. Pagod na sa pagkakawag-kawag sa umaga, mangangalakal pa rin pagsapit ng hapon hanggang gabi. Ganito tinutumbasan ni Raymark ang pag-aaruga ng kanyang Lola Remedios. Kung tutuusin, mayroon na nga raw gustong umampo noon sa kanyang apo. Pirma na lang kailangan ko dahil sa niya. Ibig kayo na sa kanya mata kasi hindi mo na kayang buhayin yan. Pirma na lang ang kailangan ko. Sabi ko, hindi ka ako. Ayoko. Gagapahin ko to. Hanggat nabubuhay ako, aanin ko siya, sasabay-bayan ko siya. Ayoko matulad talaga yan sa ibang bata yan na walang ano. Ay araw-araw pinagsasabayan ko yan. Anak, huwag kang gumaya sa ano. Kasi napalaki ka kayo ng ganyan, wala nanay nyo. Ako lang ang tumayo. Wala akong katawang sa buhay.
17 pesos lang ang kada kilo ng plastic na nakalakal ng maglola. Idagdag man dito ang kinita ni Raymark sa pagkakawag-kawag. Halos sapat lang ito para itawid ang pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya maski maagang nagbanat ng buto, hindi pinabayaan ni Raymark na lumubog ang kanyang pangarap na makapagtapos at maiahon sa hirap ang buhay nilang maglola. Sa darating na pasukan, nasa ika-anim na baitang na si Raymark. Bakit mahalaga na makapagtapos ka? Kasi po, parang paglaki ko may kinabukasan po. Sa pagkakawag-kawag, maraming peligro ang dapat pagdaanan bago marating ang paroroonan. Ganon din ang aral ng buhay na maagang napagtanto ni Raymark. Bago marating ang inaasam na pangarap, kailangan magpursige. Kailangan magtiyaga. Hindi lang para sa sarili, kundi para rin sa taong pinakanagmamahal sa kanya. Kasi ako, elementary lang inaabot ko, grade 5 lang ako. Sabi ko, magtapos ka kasi hindi mo para sa akin yon. Kasi pag nakapag-aral ka at nakapagtrabaho ka na maganda, hindi maano ang pamilya mo. Sabi sa kanya, kaya tumad ka ako sa akin na yan. Meron ka bang mensahe sa mga kabataan na hindi na na... Yung kumbaga parang maswerte sila, hindi sila kailangan magtrabaho. Yung mga katulad mo, kailangan magtrabaho. Opo, sayang naman. Pinabukasan nila. Para po, pagkatuloy po nilang pag-aaral nila. Para makatulong din po sa magulang nila. Sa murang edad pa lang, di maikakailang si Raymark, sinubok na ng tadhana. Tila ninakawan na ng magandang kinabukasan at pag-asa. Dati po, ginagat ko po yung bangka ko. Pero nasira po. Paano sinira? Kinalag po sa pamondo. Doon po na basa, doon po tumama sa bato. Nabali po yung batangan. Pero gaya ng kanyang kawag-kawag, di kakikitaan ni minsan ng purol sa gitna ng peligro. At sumusuong pa rin sa kahit pinakamatitinding along bumayo. Dahil ang pinakamahalaga, marating daw niya ang paroroonan. Ang pangarap na makaahon, umasenso at maialis ang kanyang mga mahal sa buhay sa matinding kahirapan. Ako si Maris Umali at ito po ang Eyewitness.